Hinihiling ng mga senior citizens, Commission XX, ang chair na magbitiw. Limang commissioner na National Commission of Senior Citizens or NCSC noong Biyernes ang nanawagan ng pagbibitiw sa kanilang chairman na si Franklin Quijano. Sabi pa dito ni Marijen Loreche, pumirma na kaming lima sa isang manifesto sa aming panawagan para sa chairman ng NCSC na magbitiw ng marangal sa kanyang posisyon. Ang iba pang lumagda sa manifesto ay sina Ricardo Rainier Cruz III, Enriquita Rodeles, Edwin Espijo at Raymar Mansilungan. Inakusahan nila si Quijano ng grave abuse of authority, gross misconduct, gross negligence of duty, ignorance of the law at conduct unethical in the interest of the public. Sinabi nila na ang komisyon ay maling pamamahala sa pananalapi dahil sa underspending dahil ang ahensya ay walang malinaw na mga programa. Ang mga problema sa NCSC ay patuloy na tumatambak at dapat na matugunan ng mas maaga, sabi ni Loreche. Pahayag sa manifesto sa isang masakit ngunit kailangan at kailangan desisyon. Sama-sama naming inilalagay ang aming mga pangalan at nilagdaan ang manifesto na ito na nananawagan sa agarang pagbibitiw ni Chairman Franklin M. Quijano sa mga batayan na para sa pinakamahusay na interes ng serbisyo publiko at higit sa lahat para sa pangkalahatang kapakanan ng 12 million senior citizens in the country. Dagdag pa nito, kami ay umaapila sa kanyang pagiging angkop at disentin na huminto at hanapin ang plataporma kung mayroon kung saan ang kanyang mabait na pamumuno ay maaaring makahanap ng lugar nito. Sakaling tumanggi si Quijano na bumaba sa pwesto, sinabi ng grupo na dadalhin nila ang usapin sa Office of the President. Humingi ng komento, sinabi ni Quijano sa Philippine News Agency na lahat ng akusasyon sa ibinabato laban sa kanya ay walang basihan at sasagutin niya ang lahat ng ito. So yan lang po guys, hanggang dito lang tayo. Sana nakatutulong itong video na ito and please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. God bless. Yeah.